Naiinis ka na ba dahil mayroong daga dyan sa bahay mo? Hindi mo ba alam kung paano paalisin o kaya puksain ang mga ito? Tara at ating pag-usapan ang mga paraan kung paano maiwasan at puksain yung mga mababait na yan. Alamin din natin ang mga sakit na pwedeng madulot ng mga daga. Let's start! Narito na ang mga paraan na dapat mong gawin upang umalis at hindi na magkaroon ng mga daga sa iyong bahay. Pusa. Ito ang pinakaunang magandang gawin, ang pag-aalaga ng pusa, lalo na kung medyo marami na yung mga daga sa bahay mo. Kung may pusa ka naman, pero napapansin mo na hindi siya effective na gamiting pamatay o pantaboy sa mga daga, subukan mong gutumin paminsan-minsan yung alaga mong pusa. Magiging sign ito sa pusa na bawal siyang matulog sa gabi at kailangan niyang maghanap at pumatay ng mga daga. Racumin. Isa ito sa pinakamaraming nagsasabi na effective. Mag-ingat lang sa paggamit nito na hindi dapat maaabot ng mga bata. Hinahalo ito sa tinapay o anumang pagkain. Ang kinaganda nito sa iba ay hindi agad namamatay yung daga. Ang mangyayari kasi, lalabas sila sa maliwanag na lugar, kaya hindi mo na sila kailangan pang hanapin sa mga kasuluk-sulukan ng iyong bahay. Sili. Ang capsaicin na laman nito ay nagpapainit ng katawan ng daga kapag nakain nila. Sa katunayan, ginagamit ito sa malalaking poultry sa US para mataboy yung mga daga. Napatunayan nila ang paghahalo ng isang particular na dami ng sili sa pagkain ng mga manok ay epektibong nakakapagpaalis sa mga daga. Nabawasan din yung insidente ng impeksyon dulot ng salmonella sa mga poultry. Kaya kung gusto mong lubayan ka ng pesteng daga, subukan mong gumamit ng sili. Sibuyas. Hindi lang panggisa ang sibuyas, ito ay epektibo rin na pantaboy sa mga daga. Hiwain lang sa kalahati yung sibuyas at ilagay sa dinaraanan o lungga ng daga. Ayaw ng mga daga ang matapang na amoy nito, kaya sa oras na maamoy nila, agad silang aalis o tatakbo. Isa ito sa natural na paraan para makapagpalaya sa mga daga sa bahay mo. Oregano. Ang oregano ay isa sa mga herbs na ayaw din ng mga daga. Mayroon kasi itong matapang na amoy. Pwede mong i-sprinkle yung mga dahon nito sa labas o paligid ng iyong bahay o kaya sa mga posibleng lugar na pinagtataguan nila o pinapasukan ng mga daga. Yung iba naman, yung dry leaves nito ay sinusunog, ginagawang parang insenso para umalis o hindi pumasok ang mga daga sa loob ng bahay. Peppermint. Pwedeng gumamit ng tanim na peppermint o kaya essential oil or powder peppermint. Epektibo din ito pantaboy ng daga. Ikalat o maglagay lamang ng mga dahon nito sa mga lugar na pinapasukan ng mga daga. Pwede din mismo doon sa lungga nila. Mothballs. Ito ang karaniwan na nating ginagamit. Ilagay lang ito sa mga sulok-sulok ng bahay. Maari din sa ilalim o sulok ng mga kabinet, lalo na sa damitan, para maiwasan yung pamemeste nila doon. Paminta. Ang paminta ay mayroong chemical na tinatawag na piperine. Highly toxic ito sa mga daga. Bukod dito, nakaka-irritate din ito sa kanilang ilong. Kaya naman, epektibong pantaboy ito ng mga daga. Mag-sprinkle lang nito sa paligid ng bahay o sa lugar na pinapasukan at binabahayan ng mga daga. Baking soda. Bukod sa panlinis sa mga gamit sa kusina, mabisaring pantaboy ng mga peste ang baking soda. Paghaluin mo lang ng magkapantay na bahagi ang asukal, baking soda, at powdered chocolate drink mix sa isang platito o kaya takip. Kaya kailangan ng asukal o kaya chocolate powder para ma-encourage yung mga daga na kainin ito. Ang baking soda naman ay para mapuksa ang mga daga. Ilagay lang ang mixture na ito sa lugar kung saan ka madalas makakita ng daga.
mag-invest sa mga nabibiling pantaboy at pamuksa ng mga daga gaya ng mousetrap. Fly paper, ito yung papel na may pandikit. Yun nga lang, effective lang ito sa mga bubwit. Rot off anti-rot spray. Isa ka lahat ng butas na pwedeng daanan, pasukan o lusutan ng mga daga, gaya ng drainage. Tapos lagyan ng screen yung mga exhaust, bintana at pintuan. Linisin agad ang mga pinagkainan. Practice the rule, clean as you go, lalo na sa kusina. Panatilihing malinis yung bahay at bakuran. Alisin yung mga damo sa paligid ng bahay o kaya i-trim ito. Huwag hayaang tumaas dahil gustong-gusto ito ang puntahan ng mga daga. Kung maaari, ilagay yung basurahan malayo sa bahay at siguraduhin na may takip ito. Kung may alagang aso o pusa, linisin at tanggalin agad yung mga tirang pagkain nila. Isa din kasi ito sa favorite puntahan ng mga daga. At kung talagang sa tingin mo ginawa mo na lahat ng paraan, ngunit parang walang nangyayari, panahon na siguro para tumawag at humingi ng tulong sa mga pest control services. Fun facts tungkol sa mga daga. Bagamat maliit ang katawan ng mga bubwit, kayang-kaya nilang kumain ng mahigit 15 to 20 times sa isang araw. Naghahanap sila ng tirahan madalas kapag October to February dahil sa malamig na panahon at para makahanap ng pagkain. Kapag may isang bubwit kang nakita sa bahay, automatic marami pang nakatago dyan sa paligid ng bahay mo. Kayang manganak ng babaeng bubwit pagdating niya ng 2 months old at 6 hanggang 10 beses siya pwedeng manganak sa isang taon. Nakakagawa ng tunog na parang tumatawa ang malalaking daga kapag naglalaro sila. At malakas ang memorya ng mga malalaking daga. Talaga namang dagdag problema at stressor sa buhay kapag may daga sa loob ng bahay o bakuran. Hindi lang mabaho, makalat at mapanira pa ng mga gamit ang problema dala ng mga ito. Maaaring malagay din ang iyong pamilya sa panganib. Gaya na lang nang pwedeng magkaroon ng sunog dahil mahilig silang magngat-ngat ng mga wire o kable. Bukod pa dyan, ang mga ihi at dumi ng daga ay nagdadala ng mga nakamamatay na sakit. Narito ang ilan sa mga malubhang sakit na dala ng daga. Leptospirosis, isang malubhang impeksyon dulot ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Nagmula ito sa ihi ng mga hayop. Madalas itong makuha sa tubig baha. Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, paninilaw ng mata at balat, pagdudumi, pagpapantal, at pamumula ng mata. 2 hanggang 4 na linggo ang tinatayang panahon bago magpakita ang sakit mula sa pagka-impeksyon. Kasalukuyan, ang leptospirosis ay nalulunasan o nagagamot ng antibiotics, kagaya ng penicillin o doxycycline. Rat bite fever, impeksyon na makukuha mula sa kalmot o kagat ng daga. Mga sintomas nito ay sakit ng ulo, pagsusuka, lagnat, kirot sa likod at kasukasuan. Pwedeng umabot ng halos 10 araw bago magparamdam yung mga sintomas nito. Kung hindi agad maagapan, pwedeng makamatay ang sakit na ito. Malulunasan sa pamamagitan ng pag-inom ng antibiotics sa loob ng 7 araw mula sa paglabas ng sintomas, kaya kailangang magpatingin agad sa isang doktor. Murine typhus, nakukuha ito sa pulgas ng daga. Hindi gaanong kilala, kaya naman madalas na pagkakamalang dulot ng isang virus. Madalas ding hindi nalalaman ng tao na siya ay nahawaan na ng sakit na ito dahil hindi nila nakaramdaman yung kagat ng pulgas ng daga. At ngayon na nalaman mo na din yung mga delikadong dala ng mga daga, mas mapapaisip at magpupursige ka na gawin ang lahat na pwedeng gawin para maitaboy o mapuksa ang mga ito.
Salamat sa panonood. I hope na nakatulong kami sa iyo kung paano maging daga-free ang iyong bahay. Stay safe and please don't forget to subscribe.